Good morning mga kaibigan, live tayo ngayon dito sa Sandoval Compound, Barangay May Bunga, kung saan nga dito yun ang offline kayo sa sinasagawa sa lungsod ng Pasig. At nandito nga si Mayor Vico Soto para bisitahin itong ginagawa ng mga engineering department. Agayan itong nakikita natin dito, itong mga imbornal dito ay inaayos at nililinis ng mga staff ng engineering department. So sundan natin ngayon si Engineer Arta at si Mayor Vico Soto na nilalakad itong kahabaan, itong Sandoval compound. At tinitignan pa ang ilan sa mga dapat ayusin dito sa lugar na ito. So, pakishare itong live video natin para makita nga natin ang ginagawang pag-iikot ni Mayor Vico Soto sa iba't ibang lugar ng lungsod ng Pasig. Lalong-lalo na itong offline kayo sana ya talagang araw-araw niyang binibisita at inaalam kung ano pa talaga yung mga dapat ayusin. Yan. So, at dito nakikita natin na yun mga tao nga ay pag nakikita si Mayor Vico Soto ay nagpapapicture sa kanya. So, ito yung mga imbornal nga dito ay nililinis ano, dito sa kahabaan nitong Sandoval Compound, Barangay May Bunga. Yan. So, ayan. Ayan. Ayan mga kaibigan, at talagang makikita natin na tuloy-tuloy na nagpapapicture ang mga tao kay Mayor Vico Soto pagka napupunta o nabibisita ang Oplan Kaayusan na sinasagawa nga dito sa lungsod ng Pasig. Ayan. Sunod lang tayo kay Mayor Vico Soto. Ayan, meron pa rin na isa sa mga taga rito nga na nagpapapicture kaya Mayor Vico Soto. Ayan, shout out kay James Portugal. James Portugal, ito yun kaibigan natin ng Tagababong Ilog. So, shout out sa iyo. Shout out na rin sa lahat ng grupo ng diyan sa Santiago ikong wala pa patay kay Tito. Thank you. So andito tayo ngayon sa Sandoval compound, Barangay May Bunga, kung saan nga dito yun na offline kayo sana sinasagawa dito sa lungsod ng Pasig, ano, at andito nga si Mayor Vico Soto para bisitahin ang ginagawa ng engineering department at alamin kung ano pa yun mga dapat gawin dito sa lugar na ito. At syempre, yung pakikipagkamustahan na rin ni Mayor Vico Soto sa mga tao. Ayan, talagang inilalapit ni Mayor Vico Soto ang loob niya sa mga Pasigueño. Ayan yung nanarada naman na napaka-sweet ng mga nagpapapicture kay Mayor Vico Soto. Ayun, good morning din sa iyo. Ayan na si Garcia. Good morning. Good morning sa lahat ng mga viewers natin. At maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Pakishare ang live video natin. Andito tayo ngayon ng Edward Peñalosa Jr. Andito tayo ngayon sa Sandoval Compound, Barangay May Bunga, kung saan nga dito yung na-offline kayo sa nabilisita ni Mayor Vico Soto. Okay.
So ito, unahan natin na dito yun ang mga lugar, mga eskinitang na pinapasok ni ng engineering department. So this is Mayor Di Bisanto. Ayan, kausap ang ilan sa mga senior citizen dito. Sorry. Okay lang. Share ang video natin. Ayan, thank you, Eduardo Peñalosa Jr. Ingat din kayo dyan. Joanne De Pedro. Salubay po kami sa iyo ngayon dito sa ito. Okay, yun, ang talaga napasipag ng mayor natin. Kanina lang, ayan, nandun tayo sa Barangay Hugon at siya nga ang nauna sa ribbon cutting inauguration ng October 4th noon. Pagkatapos noon ay dumiretso si Mayor Di Bisanto dito sa Oplangkayo saan para nga bisitahin ang ginagawang pagtatrabaho ng engineering department. So, unahan natin ang lakad si Mayor Di Bisanto. Medyo mahirap lumakad ng nakatalikod. Ito yung mga nag-aantay sa kanya dito sa lugar. Siguradong magpapapicture itong mga ito. Ayan, mga kinikilig na, no? Medyo malayo pa si Mayor Di Bisanto. Pero kinikilig na nga yung mga nandito. I love you, Mayor! Pag-picture ka lang! Salamat! Wala kang kanto lang. Okay. Thank you, sir. Thank you. May nagpapapicture kami. Sige po. Ako yung muna picture. Yeah. 1, 2, 3. One more. Salamat po. Salamat, guys. Okay, mga ibigay, una tayo kay Mayor Di Bisanto, ano? Lahenda, mahirap talaga lumakad ng patras. Abangan na uli natin na pagdating niya dito sa lugar na ito. Mayor, pwede? Opo. Ibang lugar na rito, malibay na. Thank you, Mayor. So mga kaibigan, nandito rin si Congressman Naroma Romulo na nag-ikot din dito sa mga loob para nga malaman kung ano pa yung mga pangangailangan dito sa lugar. Ayan. Kasi yung mga pagkakalit sa dito dadaan lahat ako yung mga kami na ito kasi yung so mga kaibigan, nandito rin ang mga Bantay Pasig Division natin na sila ngayon nagpapatupad ng protocol dito sa lugar ng Oplangkayo San. Na lugar na ginagawa ng Oplangkayo San. Parang ganun na nga. So, pakishare ang live video natin at maraming salamat sa lahat ng mga nanonood dito sa Pasig News Update. Yun, sa lahat ng mga kaibigan natin, shoutout. No, ayan, at ito ngayon na request
kay Mayor Vicky Soto na ilan sa mga taga rito itong dinadaanan nila ay medyo delikado dahil may parting mataas at mababa o maaaring nakakadapa o natitisog ang mga lumalakad dito. Sa mga kaibigan, nandito rin si Engineer Arta no, na palagi ng siya yung namumuno umis niya ng engineer ng Oplan Cayosan na sinasagawa nga sa lungsod ng Pasig. Mayor, pwede. Yes po. So mga kaibigan ay meron na isang na humihingi ng tulong kay Mayor Vicky Soto pero ayaw natin lapitan kung ano yun na ano na pinag-uusapan pero tila na aksidente itong babae na kausap ni Mayor Vicky Soto dahil nakita natin na medyo may sugat sa binte. May at nakausap nga si Mayor Vicky Soto. Ay, excuse lang po. Ah, sige. Makikipicture lang po. Ayun, mahabol. Mahabol kay Mayor Vicky Soto. Para nga magpa-feature. Talagang mga tao, talagang kahit talagang medyo nahihirapan. Kaya magpa-feature lang kay Mayor Vicky Soto. Tuwang-tuwa na. Sorry po ha, naabala. Sorry po. Ingat po. Oo nga, yun, pati yung sila po siya yung gagawin po nila ng plan. Ayan, talagang maririnig natin na pinakikinggan ni Mayor Vicky Soto ang mga hinaing ng mga tao no? Kapag pumunta nga si Mayor Vicky Soto sa mga ganitong Oplan Cayosan. Ayan, talagang tinutubunan yung mga kahilingan ng mga tao. Mainit na pagsalubong sa amin ni Corman, ganun din sa ating buong engineering team. Sa Oplan Cayosan po, ginagawa natin yung mga works po, engineering works na pwedeng gawin ng ating engineering department kasama ng iba pang opisina ng ating munisipyo ay pinagsasabay-sabay na po natin ano, para hindi patingi-tingi po yung gawa. Para hindi na rin kayo dahil istorbo na po ulit, may bibisita po sa lugar ninyo, pinagsasabay-sabay na po natin. Ano. So yung declogging, yung mga drainage natin, hindi lang makapag-repainting ano, kasi umuulan eh, baka ano. So, pero natutuwa po kami, ano, sabi nga ng ating drainage maintenance, nung binuksan po nila yung mga drainage, ay malinis daw po dito. Ibig sabihin, walang nagtatapon ng basura, ibig sabihin, disiplinado. Kaya maraming salamat kasi yung minsan gusto natin ano lahat sa gobyerno, pero may mga ibang lugar po talaga na madudumi talaga yung drainage. Kaya kahit anong linis ng drainage maintenance natin, kinabukasan may basura din. Pero dito po, hindi ganun. Dito talagang malilinis po. Ano, disiplinado daw ang mga tao dito. Kaya maraming salamat. Sana i-maintain lang po natin. Ganyan.
Meron din nakita sa dulo, may nakita po tayo sa dulo na putol yung drainage, ano? Kasi nagbabaha po yata dun sa dulo kasi mas mababa po sila. Pinagagawan din natin ng plano sa ating engineering department. Bubawangan po sila po yung laging nababaha. Tapos baka may mga iba po kayong naobserbahan at pwedeng gawin na kagad ng engineering natin. Gagawin na rin po natin kagad. Yes, sir? Yung ilaw, engineer Arda, baka pwede natin dito. Sa solar na po natin, nakalista na. Siguro, magandang gawin natin dito yung solar lights. So, magkakabit po tayo ng ilaw dito. Opo, para mas mabilis po, solar lights po yung gagawin natin. Mayor, kami po, dun po kami sa dulo-dulo, binabaha po kami doon. Opo, yun po yung kakabanggit ko lang. Opo, nagawa po yung plano. Opo, opo. Yan, okay. So, pinagagawan ko muna ng plano sa engine. Kailangan po i-kabit dun sa drainage natin ngayon. Kasi mababa po eh. Mababa po. Nakita ko nga po kanina. Mababa po. Kailangan i-pantay po siguro natin. Pero mas alam naman po ng mga engineering yan. Kaya sa akin, ano, gagawan po nila ng plano. Nakita ko, pinipicturean na nila kanina. Gagawan po yan ng plano. Opo. Opo, opo. Huwag kayong mag-alala. Alam na po nila. Okay. So, baka may mga iba pa kayo. Kahit hindi na po sa akin direction, dito po sila Engineer Arta and sila Engineer Neil. Pwede niyo po silang kausapin mamaya. Huwag kapag mga officialis ko na dito. Hindi na po ako magpapakahaba sa aking pagbati. Gusto ko lang po magpasalamat ulit sa inyo. Lagi naman po natin sinasabi ay inuuna natin lagi yung trabaho bago politika. Ano? So, kaya po, pinisita ko pa rin para tingnan yung mga kailangan gawin dito po sa ating sa komunidad. Ano? So, maraming salamat at babati rin po sa atin si Congressman Roman Romulo. Nakarinig ng zero billing? Sa ospital? Oo, sa ospital. Bakit siya nang explain mo? Oo, opo. Ganyan na sabi natin, no? Trabaho ang inuuna natin. At sa, kahit sa gitna po ng pandemya, ay marami tayong napagtatagumpayan. Una, yung mga pagbabago sa City Hall, paglilinis ng ating pamahalaan. At dahil po malaki yung natitipid natin sa ating paglilinis ng pamahalaan, marami rin tayong bagong nagagawa. So, nandyan po yung local senior pension natin na nakatabi na yung pondo starting July para sa mga 65 years old pataas na walang trabaho, walang pension. Yung scholar po, gitna ng pandemya, nagsimula tayo, 12,000 yung scholar. Ngayon po, 20,000 na ang scholar natin. Tapos sa dalawa, di ba, may dalawang hospital po ang ating LGU. Meron po yung General Hospital, PCGH po yung pangalan. Meron din po yung Children's Hospital, PCCH, Child's Hope. Kaso yun po, kinonvert natin para maging isang COVID referral center. Hanggang matapos lang naman yung pandemya, tapos magiging ano na rin po siya, ibabalik po natin siya. Ano. Pero ang magandang balita po, sa gitna pa ng pandemya, nasimulat na po natin yung tinatawag po na no balance billing sa dalawang city hospital natin. Ibig po sabihin, halimbawa po, meron tayong pasyente nagka-COVID, na-intubate at lahat, ang mahal ng bill. Umabot ng 1.6 million pesos yung bill niya. Umiiyak sa akin yung asawa, saan daw sila kukuha ng pambayan. Ang hindi niya alam, 1.6 million nga po yung bill niya, pero ang babayaran niya pala dahil sa no balance billing ay zero. Naranasan niyo po, saan po sa PCGH o sa Child Hope? COVID po, ng COVID. COVID din po. Nakita niyo po yung bill? Nasa magkano po sana yung bill? Nasa 1.4? O 1.4 million din po. Pero zero balance ka. Zero balance din po. Thank you, Mayor. Nakikita po natin na talagang totoo po, ano na, pinapatupad na natin. Ayan po, may patutunan na tayo. Last year. May patunay po na ginagawa na po natin ito. Ngayon po, hindi lang sa COVID Referral Center, pati sa PCGH, nagagawa. Pinapangako pa lang ng iba, pero ginagawa na natin. Ayan po. PCGH naman po, yung apo ninyo. Apo ko, sa vaccine naman. Kailan po ito? Kahapon lang nag-vaccine siya sa anti-rabies. Anti-rabies, matagal na rin naman pong libre talaga yan. Ano? Pero ngayon po, pati yung mga nako-confine natin, operahan sa ating ospital, yan naman po ang gusto talaga natin dahil alam natin yung kahirapan na naidudulot ng
medical mga bill, ano? Minsan, parang okay ka na, di ba? Minsan, totoo po yun, minsan parang okay na yung pamilya mo, may trabaho naman, may pagkakit, pero oras na may magkasakit, biglang nababaon sa utang, biglang nagpipilitan ka magbenta ng mga ari-arian. Kasi ang bigat po eh. Isipin niyo po kung 1.4 million, kung binayaran niyo po yun, ano po mangyayari sa atin? Sa tayo kukuha ng pambayad, ang laki po nun. Pero dahil nabalang speed, ito po yung isa sa importante yung pinapatupad natin, yung nilusa. Pero wala, hindi pa tayo perfecto, marami pa tayong nasa plano na yung iba sa totoo na antala po ng COVID. Ano? Pero importante, wala pa man tayo dun sa perfecto o sa ideal. Importante, tama yung direksyon na pinatutunguhan natin. So, hindi po, nabanggit ko lang po kasi natanong po kanina, ano? Pero muli po hindi ko na nahabaan. Bigay ko na po ang mikropono kay Congressman Roman. Magandang umaga po. Siguro, Mayor, kompletuhin ko lang. Ano? Kasi part na rin naman, marami talaga nagtatanong tungkol sa kalusugan. Kompletuhin ko na rin. Ano? Kasi sa PCGH, nabanggit na child zone. Alam po nyo, marami rin po kasi lumalapit lagi yung problema nila yung dialysis. Alam naman po natin ano, tapos na po yung struktura. Nagkapirmahan ng local government natin, may public-private partnership yan. Bigyan lang po ng 3 buwan lang po, magbubukas na po yung tinayo po ni ng City Hall natin na Mega Dialysis Center. Dito na po sa may harap ng PCGH, mga 70 plus po na units yon. Libre po yon para sa mga taga-Pasigueño. Para lang po ninyo na ito mga nasusin na ito, maayos na po lahat dito. At siguro, banggitin ko na, then education, importante rin, ano? Marami rin kasi nagtatanong sa amin yung syempre may scholarships, ano? Pero gusto ko rin mabalita sa inyo, ano? Di ba meron tayong local na PLE pamantasan yung sub ng Pasig? Para malaman rin po ng lahat, ano? Dito ho, kalagitnaan ng pandemya, libre na po ang tuition fee sa PLP. Kaya kung makapasok yung ating mga kaibigan natin, sayang po yung pagkakataon. Siguraduhin po natin na hanggang college po, matapos po nila yung pag-aaral nila. Pero hindi ko naman sabihin, importante naman mauna yung kalusugan at edukasyon. Yung iba naman, magkakaroon kami ng pagkakataon. Pero ito, dahil natatanong lagi yung mga bagay na yun. At least po, alam po ninyo na may tamang direksyon na po tayo. Okay po, magandang umaga po. Maraming salamat po. Thank you. Thank you. Okay, yan mga kaibigan, at narinig na natin ang mga sinabi ni Mayor Vico Soto at ni Congressman Roman Romulo. Talagang napakaganda ng mga talagang mga proyekto na ginagawa. So, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapatitour kay Mayor Vico Soto. Ate, ano masasabi mo ngayon na pinasyalan tayo ni Mayor Vico Soto dito at ni Congressman? Napakagaling po talaga ni Mayor. Isa ka pala doon sa mga talagang natulungan. Laking pasasalamat po at natulungan ako ni Mayor. Dahil nung time na... Na COVID. Ikaw yung magulang ba? O ikaw mismo? Yun, ako mismo. Na talagang nag-bill ka ng 1,000, ay 1 million. 1.4 million, ano? Million, ano? So, zero balance kami, walang binayaran. Wala kayong binayaran, zero balance talaga. Okay. So, ano ngayon ang masasabi mo ngayon kay Mayor Vico Soto? The best talaga si Mayor. The best talaga si Mayor. Parang naluluha ka. Okay. Sige po, maraming salamat po sa inyo. Okay. Sa mga kaibigan, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapapicture kay Mayor Vico Soto hanggang sa ngayon. Ayan. Talaga naman, sinasalubong siya talagang lumalabas sa mga tao para lang makita at makapagpapicture kay Mayor Vico Soto. Okay mga kaibigan, so hanggang dito na lang itong live video natin, at baka lumakas itong ulan na medyo maambon-ambon ang ano. Okay, so maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa Pasig News Update, sa
sa lahat ng mga nagsishare ng video natin. Maraming maraming salamat sa inyo lahat.